good day everyone. My name is Blessa Escuadro Sarate, married, housewife with two kids. At syempre po, ako po ay proud career woman dati. Ngayon po, tito ako sa bahay, may home business at mompreneur na. Kayo po ba ay katulad ko na na-lockdown? Ngayong ECQ? So kayo po ay bored in the house? Ngayong COVID pandemic, yung tipong sa tagal ng ECQ, feeling natin tayo ay mga preso, walang kasama. Tayo ay nakagulong dito sa four corners ng ating bahay. E baka makarelate din po kayo sa aking mga buhay-buhay. Real talk lang po tayo dito. Yan. Gusto ko po kasi i-share sa inyo yung aking mga experiences nitong lockdown. At the same time, may mga business ideas din po ako na gusto kong i-share. Kasi po, naniniwala po ako na kung ano yung na-experience mo at napagtagumpayan mo, i-share nyo yan kasi good news po yan para sa mga taong ganun din ang pinagdadaanan. So, yung mga mayroong anxiety dyan, kailangan maging ansayate. Kailangan maging masaya po tayo. Yan. So, kung gusto nyo na pong matuto at gusto nyo na pong malaman yung mga experiences na kung paano kumita ngayong lockdown, eh, i-like and share nyo na po itong aking bagong YouTube channel, Blessable Life! Paki-subscribe pa rin po at saka paki-smash, sabi ng aking bunso, o ring ang aking notification bell para po sa mga videos na i-upload namin na pwede ninyo pong matutunan at marami rin po kayong kapupulutang mga ideas, mga tips to empower women, yung mga Pilipina, mga ate, mga pwede rin sila kuya, sila tatay, sila nanay. At syempre po, tayo po mga magkukumare, tayo po mga mamshi, mga mamu, yan. Kailangan din po natin mabuhay. Kailangan din po natin ang dagdag kita. Kailangan lang pong talasan ng ating mga pag-iisip. Dahil po kailangan po dito ay diskarte. Alam niyo po ba, ngayong quarantine, kailangan din magkaroon ng kwarta rin. Dahil po, pag wala po tayong kwarta, naku, malungkutin, di po ba? So, kailangan din po, diskarte po. At ngayon pong ilang buwan na ako po ay nakatutok dito sa aming Hacienda de Cocina, de Lababo, Hacienda de Sampayan, de Labahan, de Planchahan. Naku po, ang dami ko pong natutunan sa buhay. At ang dami ko rin pong nagawa na napaka worthy. Bakit po? Dito ko po natutunang maglinis ng mga gamit na mga na-hoard ko, yung mga nabili ko in the past na ngayon po nakita ko. At ito po ay aking pinagkakitaan. Ito po yung mga Brilla bags at yung mga iba pang mga items na ibinenta po namin online. Naku po, kumita po ako ng 15,000. Napalabas ko po, 15,000 pesos. Yun po ay yung mga iba pa. Yung iba pa na hindi ko, kasi po minsan po may mga gamit po tayo sa bahay na pag hindi na po nag-i-spark ng joy, rayakapin mo, pipisilin mo ng ganyan, tapos papakiramdaman mo kung may spark of joy. At yung iba, spark of something na kailangan ko na ibenta at pagkaroon ng pera. Kasi po, importante po yan. At marami po akong nag-spark, pero kailangan ko i-let. Kasi po, pera din po yun. At yung mga ibang nag-spark naman sa akin, kinip ko po. So, ganun lang po, nalinis, na-declutter ko po ang aking kwarto. At nagka-pera po ako. 15,000 pesos. Yung mga sumunod po na araw, 6,000. Iba naman po, 7,000. So, malaking kita pa rin po yan. Ha? Yung income na nawala sa'yo, eh pwede maibalik sa'yo through decluttering. So, isa lang po yan sa mga real talk na gagawin natin. And of course, ngayong pandemic, eh yung mga crisis po nararanasan natin, may opportunity po na ibinibigay ang Diyos sa atin. And of course, kung gusto niya na pong marinig kung ano-ano po yung mga real talk na pag-uusapan natin, paano kumita at magkaroon ng pera ngayong lockdown, eto na po, iisa-isahin ko na dito sa Blessable Life! Your God-given talent. So, kung may talento ka na alam mo, eh, bigay ng Diyos sa'yo, o skill na natutunan mo, naku, kikita ko po dyan. Ngayong lockdown po, marami po ang kumikita
Kung marunong kang magluto ng ulam, yung mga meatloaf, o kaya naman yung mga tipong dessert, mag-bake ng cake o cookies, o kaya gumawa ng mga bottled, mga sauces like achara, mga chili sauce, and kimchi, yung mga patok ngayon, naku, kikita po kayo. Ang gawin nyo lang po, i-post po yan sa Facebook, yung mga nagawa ninyo, at mag-invite kayo ng mga friends na pwedeng alokin ninyo na mag-order sa inyo. Naku, malaki po ang kita dyan. Mag-markup lang po kayo ng konti dahil yung mga yan, magiging reseller din ninyo po. Eto pa po, isusunod ko. Kung may talento kayo na bigay ng Diyos, lalo na magaling kang mekaniko ng sasakyan, o kaya naman plumber, yung tubero, magaling kang magano ng mga sirang mga tubo, yung mga may butas na, o kaya naman magaling kang mag-repair. Diba? Repair ng sasakyan, repair ng mga appliances like yung electric pan, aircon, washing machine, television, o kaya magaling ka mag-repair ng computer, laptop, nako. And of course, mag-repair ka ng cellphone, nako, napaka-importante yan ngayon dahil wala naman pong open na mga repair shop. So, pwede ka mag-home service, di po ba? Yan po yung mga kalalakihan, yung mga tatay natin o yung mga kuya natin na walang ginagawa sa bahay. Yan po ang pwede niyong pagkakitaan. Alam niyo po ba na meron akong kakilala, jack of all trades. Alam niya po lahat yan. So, kumikita po siya, sa depende po sa per hora o paano niya gagawin ang mabilisan. Sa isang street po na nalaman po sa isang family na marunong siyang gumawa ng lahat, nagawa niya po yung isang pamilya, kumita po siya ng 1,000 dahil marami po pinakumpuni. Yung kapitbahay nagpakumpuni din ng mga washing machines, lahat nagpakumpuni. So kumikita po ng 1,000 to 3,000, depende po yan kung anong damage o repair na gagawin. Kung babalik pa po siya kinabukasan, yan po additional kita pa rin po yan. Isa pa po na pwedeng pagkakitaan ngayong lockdown ay ang pagiging middleman. So, ibig sabihin, nasa gitna po kayo ng wholesaler, supplier, at ito po ang reseller, buyer. So, nasa gitna lang po kayo. So, ito, pwede kayong mamuhunan o walang puhunan. Di po ba? Napakasarap nun na kayo lang ay kukomisyon o kayo ay kikita ng markup. So, dito lang po, kailangan nyo lang maging maabilidad. Kailangan nyo lang hanapin sino ang may mga mabababa. Magkakanvas po tayo ng right supplier, direct supplier, at yung good quality. So, check lang po natin kung magkano, magkakanvas tayo, magkano yung benta nila, wholesale. Depende po yan kung gano'ng kalaki yung volume. At ipopost natin sa Facebook. At itong si buyer o itong si reseller, naka-standby po yan. So tayo po ang middleman lang. Pwede tayong mamuhunan o hindi. For example, PPE, importante po yan ngayon. Yung mga, para sa mga medical frontliners natin. So nangangailangan ng PPE. At sa mga bahay naman, nangangailangan ng alcohol, disinfectant, mga products, at saka yung tinatawag na facial mask, iba-ibang klase yan, at saka yung gloves. So yan, pwede natin pagkakitaan, alamin lang natin kung sino yung right supplier, direct supplier, para konti lang ang markup natin. At itong si itong buyer o itong reseller, makikita niya, ay, mababa yung presyo ng markup lang ni middleman. So kukuha sa inyo ng bulk order, so kayo, kumikita kayo ng walang puhunan, or pwede rin mamuhunan, depende naman dun sa bulk na ano, depende rin sa inyong capital, yan. So, di ba, napakaano, meron po akong kakilala. Ito naman po, vitamins ang ano, ang middleman niya. Nag-post siya lang ng magkano yung binibigay sa kanya na package for bulk order, kunwari 50 to 100. Meron lang siyang kita na 200 pesos kada box. So, kung may 100 pieces ka na bibenta per box, at meron 200 na tubo, magkano po yun? Tapos ito pong buyer, bibili sa inyo, na direkta sa inyo, at yung kikitain po na markup ninyo na 200 per box, yun po ang kita. So kung 100, magkano po yun? Times 2. So, kumita po si middleman. Ganon din po sa mga PPE and other, ano po, basta po, ang importante po dito ay tapat ka. So may mga kumita na po ng 2,000 kada transaction, 5,000, 10,000, o mas mahigit pa. Nako, ang dami pong kumikita ngayon.
Basta po, maabilidad lang po kayo at tapat. At hindi spam or hindi manloloko. Dahil po, mas maganda po na huwag tayo manloko para po ang negosyo natin ay lumago. Okay? Yung mga middleman na titignan mo sa supplies, yung pamangking ko po, ganyan po ang ginagawa. Tinitignan niya po kung sino po yung mga nagbibenta ng mga kakanin, mga malagkit, yung mga krikas, yung mga baked egg pie or something na nakikita niya po online, kine-check niya po yung mga supplier, magkano, nagka-canvas siya. Tapos, may mga bottled products. So, yung pong nagtatanong siya kung magkano per item, tapos magma-markup lang siya ng konti, maramihan, nakikita sa marketplace, pinupost niya po yan sa marketplace, sa Facebook. So, hindi niya na po alam kung saan-saan po nanggagaling yung mga inquiries. So, kumikita po siya ng less than, so minimum of 1,000 pesos to maximum of 8,000 kada po transaction. So, sa dami po na nagpapa-order sa kanya, may reseller, kumikita na po siya doon. So, nasa bahay lang po siya, Facebook lang ang hawak, cellphone lang, kumikita po siya as middleman. So, marami po ang pwedeng pagkakitaan, basta po diskarte, transparent, at tapat ka sa customer. Kasi yung customer experience, yan po yung magbibigay sa inyo ng tatag na relasyon at kita. Okay, eto po, ang pinaka matindi. Kayo po ba magaling mag-drive ng motor at merong motor na nakatambak sa bahay? O yung mga tatay tiyan? Pwede kayo maging rider o delivery service man. Marami pong kumpanya ngayon ang naghahanap. Ang kita po nila dito ay 160 pesos ha, per hour. So kung 10 hours, kikita sila ng 1,600 bilang rider. Delivery ka ng mga pagkain o kaya naman ng mga items, ng mga kung sino-sino mga online shop dyan na nagkalat. At ito po, yun pong sinasabi ko 160 pesos per oras, yun po ay bayad lamang kung saan nakatransact o so ang lugar. So kung mas malayo, mas malaki po ang binabayaran. Ito po ang pinaka-bonus dyan. May bonus tips ka na dun sa nag-hire sa'yo na company para sa delivery service sila. Iba pa yung tip mo sa customer dahil natuwa sa'yo. So customer experience pa rin, satisfaction, kaya ka binibigyan ng tip. So meron po akong kakilala. Kumikita po siya ng 1,000, more than 10 hours, 3 to 5,000 pesos. Kasi po, yung pong tinatrabaho niya at saka nakakadami siya ng ruta. So, depende po yan sa diskarte na gagawin ninyo. Okay, so ito naman po yung pinaka mabangis na lahat po ganito na ang ginagawa. Napanood ko nga po sa isang television network. Nag-feature po sila ng online seller. Kumikita po yung ilan doon ng kalahating milyon hanggang 1,000,000 piso. Biro niyo po yan. Yan po yung mga mababangis na sa pag-online. Yung meron nang na kliyente. Meron na siyang customer base na naging karelasyon online. Yung mga naniniwala na sa produkto niya na pag anong ibenta niya, bibili ng by bulk dahil may mga resellers and binibenta rin yan binibenta yung mga. So, ito pong online selling ngayon na nangyayari po, huwag niyo pong ikahiya. Okay lang po, lahat po gagawa po dahil lockdown po nasa bahay, gamitin po natin ang lahat ng resources, gamitin po natin lahat ng diskarte, lahat po ng mga pagka-canvas kung saan makakakuha nitong mga pwedeng ibenta online, gawin po natin itong social media platform na negosyo, tindahan, digital tindahan. Dahil po, wala naman po nakakalabas, papadeliver mo lang, okay na so sa mga misis ng tahanan dyan. Ito po ang sikreto. Kailangan lang po alamin natin. Pwede tayong, kung sarado na po yung mga wholesaler, yung mga nandudo sa Divisoria, na hindi pa nagpapabukas o hindi pa nagpapa-order, pwede po tayo mag-scout, manood lang po tayo ng mga online tindahan o mga online shop na nagbebenta ng bagsak presyo. Marami po dyan. Yung nabili mo ng mura, mamarkapan mo lang siya ng mga 200 to 500, okay na po yun kasi nire-resell din po yan. So,
sana hindi ganun kalaki. Okay lang po na maliit lang ang tubo, basta marami naman ikaw customer na kukuha sa'yo. At yung maliliit na tubo na yan, pag pinagsama-sama, malaki po. Importante din po na hindi ka masyado tinatawag dito na sobra magpatubo. Kailangan lang po, kikita ka lang ng naayon sa markup. Kasi nga po, importante po ito yung customer experience, yung items na good quality, pati yung delivery service na pinangako mo na nagbayad na siya, ang mga payment options, yung mga pera padala, BDO or yung mga GCash. So, electronic transfer. Ito po yung dapat natin na yung transparent po ng customer ang pinag-uusapan dito. Kung hindi ka bogus, dapat trustworthy ka dahil yung mga tao na to nagbigay sa iyo ng panahon na panoorin ka, magbenta ka, nagbayad ng pera, kailangan din po ang balik dito para hindi ka ma-report during your live online selling at saka maraming mga customers yan na papasok sa iyo at i-share nila sa mga pages ng mga buy and sell, mga online na maramihan ng members. Yan po yung mga tao na magtutulong din sa'yo para magkaroon ka ng customers. So, meron po akong kakilala, kumikita po siya ha, ng less than 2,000, may mga 1,000 or 2,000 pesos kada gabi. Ano naman po yun, ilang bags lang po yun. Pero pag maraming bags at maraming items, like mga scarf, mga kung ano-ano mga items, like shoes, watches, perfume, pag marami po siya, kunwari, naka 1 hour to 2 or 3 hours po siyang nagla-live, nako po, 10,000, mababa po ang kita niya. Kita na po yun, yung pinaka-markup. So, tama po yung mga nagsasabi na meron silang kita na kalahati hanggang 1,000,000. Dahil po sa online selling, lahat po kikita. Basta maging tapat ka lang sa customer, tama yung binibenta mo, at hindi ka nang lalamang sa kapwa. Yan po yung mga gusto ko lang i-share na reality check, totoo po yan. Kasi nangyayari po yan. Hindi po ito yung sugarcoat ko dahil napatunayan ko po yan nung nagbenta po ako ng pre-love. Lalo na po yung mga nag-uukay-ukay ngayon kasi bumibili lang sila ng mga bale, yung mga parang isang sako na ganyan. Although hindi mo makakakam kung ano yung mga nasa loob, pero ito po yung mga bags, mga clothes, mga shoes or something po na ukay-ukay, mga pre-love na nabibili nila direct from the supplier. At pag ikaw bumili sa kanila, magbagsak presyo, kunwari 7,000 to 10,000, depende yung mga items, mapapalabas mo yun ng times 2. So, may 7,000 ka nakita mula doon sa puhunan mo na 7,000. Pwede rin maging doble. Depende yan kung gaano kaganda yung items na nakuha mo. Yan po. Sana po ay nakapagbigay ako ng tulong, ng tips, ideas po sa inyong lahat, mga ate, mga nanay, mga kuya, mga tatay, nako, mga mamshi, mga mamu. Subscribe to my YouTube channel, Blessable Life, and of course, don't forget to click the notification bell para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos ko. Alam ko na ito po ay makakatulong sa inyo at syempre makakapagbigay din ng kaligayahan sa lahat ng mommies, momshies, mamu sa hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo na nanonood nitong vlog ko. This is for the Filipino people at gusto ko pong i-share lang po itong good news at ang aking intention po, ito po ang mission ko na makatulong sa bawat Pilipino na nangangailangan dahil ako rin po ay natulungan ng mga knowledge and yung mga wisdom po na nakita ko po during my time sa television network bilang writer, producer ng mga business shows na nakita ko po, may mga na-interview ako ng mga big time, inspirational po lahat ang kwento. Wala po nagsimula sa malaki. Puro po lahat nag-start po sa maliit na puhunan. Minsan po walang puhunan, diskarte lang po. At lahat po asensado dahil po lahat po sila ay masisipag po. Yan lang po. At tapat sa customer. Think positive, pray to God, and give your best. Diskarte lang po yan. And have a wonderful and blessable life. This is Blessa. God bless everyone.